Kung ito ay babad na babad sa tubig, inilibing sa buhangin, ang mga iyon ay hindi nakakaepekto sa pagbaril nito. At ang lumikha nito ay isang ordinaryong sundalo na may edukasyon sa elementarya. Sa oras na iyon, maraming mga pambansang militar ang pinagmamalaki na makilala siya. Ang AK-47 ay ipinangalan kay Lyshuk Nikov. Tawagin natin siyang K para sa ating kaginhawaan. Sinasabing nakakita siya ng isang lock ng pinto noong siya ay bata. At hindi niya mapigilan na ihiwalay ito at makita ang panloob na eskraktura. Ang 12 taong gulang na si Kay ay gumawa ng isang pistola na humalin siya sa makinarya mula pa nung bata siya. Matapos na maki, aksidente siyang naging isang sundalo ng tangke. Sa labanan, si Kay ay nasugatan at inayos upang mailagay sa likuran. Papunta na siya, sinira ang truck kaya nagpa siya si Kay at ang kanyang mga kasama na pumunta sa kalapit na maliit na nayon upang makahanap ng suporta. Sa hindi inaasahan, nakahanap siya ng 2 sundalo mula sa bansang D pagdating. Kinuha ng mga kasama ang pinakabagong submachine gun at madali silang pinatay. Nang haharapin ang 3 sundalo, ang baril ay natigil at siya ay binaril ng kalaban. Sa kasamaang palad, iniligtas ni Kay ang buhay ng kanyang mga kasama sa oras. Habang pabalik, nalaman ni Kay na ang bagong submachine gun ay nahuli sa tubig dahil sa D-clip. Dagdag pa ng spring ay masyadong malambot na sanhi na ito upang mag-jam. Taon-taon maraming mga sundalo ang namatay dahil sa jamming. Ang pinsala ng kanyang mga kasamahan sa kupunan ay palaging isang pansin sa kanyang isipan. Pinangarap niya ang pagbaril ng mga baril noong siya ay bata pa. Nagagawa niya kung paano gumana ang baril sa sandaling nakita niya ang disenyo. Gumawa siya ng isang mahusay na desisyon na hindi uuwi at kumuha ng bahagi para sa inang bayan. Nagpasya siya bumuo ng isang rifle na hindi nakakajam. Tuwing pumupunta siya sa pabrika ng pag-aayos ng tren, madalas niyang pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang mahusay na imbensyon. Ngunit ang direktor ay may iba't ibang opinyon. Labis na nabigo si Kay. Maaari lamang siyang pumunta sa istasyon ng tren at halos sumuko. Ngunit sinabi na nagkakataon lamang iyon. Nakita niya ang isang tenyenteng koronel na dumating sa istasyon at akala niya iyon ang isang pagkakataon. Sinabi niya sa tenyenteng koronel ang kanyang mga saluubing at nakita siya ng tenyente bilang isang talento. Sumulat kaagad siya ng isang liham ng rekomendasyon. Matapos makita ng direktor ang liham ng rekomendasyon, tumanggi pa rin siya mag-recruit at binigyan siya ng siranglat. Ngunit mayroon lamang isang magandang kamay, si Kay. Mahirap gawin ang mga bahagi ng baril ng mag-isa. Kaya't nakita niya ang tagapamahala ng pabrika at hiniling sa kanya na bigyan siya ng isang kupunan. Hindi pa siya gusto ng manager ng pabrika. Tinanggihan niya ang panukala, ngunit marami ang mga manggagawa ang nalaman na nais ni Kay na bumuo ng isang otomatikong rifle. Ipinahayag nila ang kahandaang magtrabaho habang wala sa trabaho at tinulungan siyang makagawa ng mga bahagi. Akala nila makahulugan ang ginagawa ni Kay. Bagaman si Kay ay isang mag-aaral na sa elementarya, hindi mahalaga kung hindi siya nakaguhit, sinukat lang nila ito ng mata. Kaya't mayroon silang bariles, ang ilan ay gumawa ng katawan. Sa pagsisikap ng lahat, sa wakas ay gumawa ng otomatikong rifle si Kay. Lahat ay nasasabik, sinundan nila si Kay palabas ng bukid upang subukan ang baril. Ang unang baril na gawa ni Kay, alam mo ba kung ano yun? Sa panahon ng test shot, naging ito ay isang sulong pabaril o pagsabog. Ang pagganap ng baril ay napakatatag na may malakas na lakas na tumagos. Ito ang hinalimlan ng AK-47. Lahat ng ito ay napaka-perfecto. Kaya naabot ni Kay ang sariling pangarap. Nagpunta siya sa barracks upang ipakita sa tenyenteng kolonel na sumulat sa kanya ng isang liham rekomendasyon. Sa kasamaang palad, wala ang tenyenteng kolonel. Tinanong siya ng sundalo kung ano ang problema. Nais ipakita ni Kay ang kanyang rifle at sinabi na siya ay isang inventor.
Inakala ng sundalo na siya ay balyo at agad na kinulong ang Kay. Sa oras na ito, dumating ang isang pangunahing at natagpuan na ang baril ni Kay ay iba. Inutusan niya ang palayain si Kay. Kinabukasan, espesyal siyang nagpadala at hukbo sa hanay ng pagbaril upang subukan ang Kay baril. Matapos maipaliwanag ng maikli si Kay sa pagkalahatang mga katangian ng bagong baril sa heneral, siya ay masaya at agad na nagsimulang subukan ang baril. Hindi siya nakahanap ng anumang problema kapag sinusubukan ang baril. Ang pagganap ay napakamatatag. Direkta niyang sinabi kay Kay na hayaan ang hukbo na kumakatawan sa kanya na lumalahok sa kompetisyon. Kung nanalo ang baril, nangangahulugan ito ang paggawa ng masa sa isang iglap. Dumating si Kay sa Masko, dala ang kanyang bagong binuo na baril. Dahil ang baril ay gawa sa kamay at malapit ng ipagawa, kailangan itong i-upgrade. Lalo nilang inatasan siya ng isang tagbuo, isang lokal na batang babae na nangangalang Katya. Sinesiyasat niya ang mga bahagi ng baril, kumuha ng caliper at isa-isa itong sinukat. Tumagal ng isang buong linggo upang matapos, ngunit sa araw ng kompetisyon ng baril, natalo si Kay sa halalan. Sa isang gabi, kung nais niyang sumayaw kasama ang dalaga, siya ay pinutol ng isang tao. Ang parehong pag-ibig at karera ay nakakabigo na nagbigay ng isang kagulat-gulat na si Kay na siya ay nalito, nais niyang bumalik sa hukbo ngunit sinabi ng heneral na hindi na siya hihingilingin pa. Sinabi ng heneral na natigilan ng bata ang lahat ng mga pinuno. Hindi natin maayos ang rifle ngunit tapusin lamang natin ang machine gun. Sumang-ayon dito si Kay at agad na napuno ng diwa. Dinisenyo niya ang bagong machine gun magdamag. Ito ay tumagal na mahabang panahon ngunit sa wakas nakabuo ng isang bagong machine gun. Ang test shot ay napakahusay din. Dumating ulit si Kay sa Masko. Sa oras na ito, dumalaw siya kay Katya dahil medyo matagal na silang nag-uusap. Humahanga lang sila sa isa't isa at sabay na naglakad. Sa araw ng laro, espesyal na sinamahan ni Katya si Kay. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pagsubok ng bagong machine gun ay napatay. Wala sa mga baril ang nakapasa sa pagsubok. Ginawa nitong tuluyan nang nawala ang kumpiyansa ni Kay. Nais niyang pumunta sa harap na lenya upang makipag-away. Ngunit dahil sa pinsala sa braso niya, wala namang may gusto sa kanya. Bukod dito, ang bansang D at ang Unyong Soviet ay wala sa gera sa oras na iyon. Pinadama siya nito na isang basurahan, kaya't pinuntahan niya ang namumuno at sinabi na nais niyang magretiro. Ngunit sinabi ng pinuno na imposible at pinakita niya sa kanya ang isang paunawa. Lumabas na, pupunta sila sa reserbang hukbo. Ibigay ang plano sa pagmamaktura ng bagong aparato. Si Kay ay dapat na patuloy na magtrabaho at itaga sa isang kagawaran na nagdadalubhasa sa mga otomatikong rifle. Muli na namang nagtiwala si Kay at nagsimulang magdisenyo ng bagong baril. Dumikit siya sa arsenal araw-gabi. Gumuhit ng mga larawan at tagbago ng mga plano. Ang bawat bahagi ay dapat na personal na susuri. Sa wakas, ang AK-47 ay sa wakas na likha. Siya at ang kanyang mga tauhan ay masaya na nakarating sa hanay ng pagbaril ngunit sinabi ang saklaw ng pagbaril ay kinukontra ng isang heneral na nangangalang Yetyaryov. Hindi na ila iton masusubukan hanggang sa susunod na linggo. Paano siya maghihintay ng isang linggo? Kumukuha si Kay ng isang malaking iron bucket na may buhangin at iginuhit ang isang bilog at isang tinidor sa iron bucket. Sinubukan lang niya ang baril sa labas at nakita ang resulta. Parehong matatag ang parehong sulong at pagsabog ng shot. Pagkatapos ay narinig ng isang gwardya ang mga apoy at kinuha si Kay bilang isang rebelde. Nang makita ni Kay ang isang sulong butas sa bakal, na bakal ngumiti siya dahil nagtagumpay siya. Si Kay ay dinala sa heneral Degtyaryov dahil sa walang habas na pagbaril. Hindi lang siya heneral, kakumpetensya din niya. Pareho silang nagkakaroon ng mga bagong baril upang magkapagreserba ng mga bagong armas.
Sinisisi siya ng heneral sa pagkakataong ito, ngunit nais na makita ang baril ni Kay. Hindi natatakot si Kay sa pamamlahiyo at direktang inilabas ang nabuong AK-47 ng direktang mula sa Iron Cabinet. Nang makita ni Dick Charyob ang baril na ito, nagulat siya. Ang bawat detalye ay perpektong nasa lugar kahit na nasa assault rifle na ginagawa niya. Hindi ito mapapantan niya sa baril ni Kay. Ang disenyo ng AK ay tiyak na magbabago ng kasaysayan ng sandata. Nabago ang kalagayan. Dumating si Kay sa test site kasama ang kanyang bagong rifle. Ang rifle sa pagsubok ay hindi lamang babad sa tubig. Ililigid ito sa buhangin. Matapos ang lahat ng mga pagsubok na iyon, lahat ng mga rifle ay mga may problema ngunit walang nangyayari sa AK-47. Mabilis itong pagbabaril anuman ang sitwasyon. Tiningnan ng tester ang tibay ng rifle at agad na inihayag ng ang AK rifle ay nanalo sa kompetisyon. Kapag natapos ang laro, mabilis na makilala ni Kay si Katya upang ipaalam ito. Sinabi sa kanya ni Katya na magkakaroon sila ng isang sanggol. Si Kay ay lampas sa mga kaligayahan dahil may magandang bagay din si Kay na naghihintay sa kanya. Ang kanyang pinuno na nagdala sa kanya sa kabisera ay nakilala ang Marshall. Kinuha ng Marshall si Kay upang salubungin ang tatlong mga hukbo. Alam mo ba, siya ay 28 gulang lamang sa panahong iyon at siya ay nasa tuktok ng kanyang buhay. Ginamit nila ang rifle na ito at pinangalang itong AK-47. Ang AK-47 ay naging hari ng mga rifle. Inimbento niya ang AK-47 naging himala sa kasaysayan ng militar sa buong mundo. Sinasabing isang kabuuang 5-5 mga regular na tropa ng mga bansa nilagyan ng baril na ito at hindi mabilang na iba pang pwersang militar. Ang kabuuang bilang ng mga baril ay higit sa 80 milyong piraso. Ito ang number 1 sa mundo sa oras na iyon. At mayroon lamang siyang isang hiling sa kanyang buhay. Upang ipagtanggol ang inang bayan kung saan siya ipinanganak at lumaki. Siya ay Kalashnikov. Okay, sa oras na ito magtatapos ang kwento dito. Huwag kalimutang kumain, magkita tayo sa susunod.